Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang parte. Ngunit, sinong gaban ng mga kasama ang mga alipin? Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak. Wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin ang mapasaatin ng kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, siyang naging batong panulukan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Eh sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag-aharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo, mga talinghaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May naiinggit po ba sa inyo? Sige nga po, you may close your eyes. Pakaisip-isip nyo, sino ang naiingkit sa inyo? Yung naghihintay at gagawin ng lahat, mapabagsak lang kayo. Siguro sabi ng iba, ah, hindi, hindi na ako pipikit. Father, hindi ko problema yung kung naiingkit sila. Maingkit sila hanggang gusto nila, mamatay sila sa ingkit. Well, tama lang naman yung reaction na yan. I mean, huwag tayong paapekto ng negatibo sa mga naingit sa atin. Lalong-lalo na, kung wala man naman tayong ginagawang masama sa kanila, at lalong-lalo na rin kung hindi naman natin intensyon, naingitin sila, kasalanan mo bang mas maganda ka? Mas magaling ka? Mas gusto ka ng ibaba ng hey! Well, okay lang po yung katwirang ngayon kung ang naingit sa atin na iba, yung bang di naman natin madalas makasama. Iba, hindi natin kakilala. O kung kakilala man natin, hindi naman madalas na nagkikita. O kaya ay wala tayong business sa isa't isa. Ganun lang. Okay yung katwirang yan. Pero, papaano kung ang naiingit sa'yo ay hindi iba sa'yo? Yes, pwedeng may mangyayaring ganito. Paano kung kasama mo sa bahay, kadugo mo, kaibigan mo, ka-team mo, kasama mo sa trabaho, feeling very close pa nga kayo, papaano kung isa sa mga ito naiingit sa iyo? Nako, hindi po natin dapat ipagwalang bahala ito sapagkat delikado ito. May ako sasabihin kung bakit delikado, pero let me first give you an idea. Kung sino kaya sa ating mga kasama ang ganito, kung meron man, at ang gagamitin po natin ay ang karanasan ni Joseph sa ating first reading. Yung nangyari sa kanya, ang gagawin nating clue. Sino ba ang mga tao na hindi sa atin iba na po pwedeng naingit sa atin talaga? Una, naranasan ni Joseph, yung mga tao hindi natutuwa sa mga achievements mo, sa mga accomplishments mo, sa talents mo, sa mga magagandang pinapakita mo. Yung mga kapatid ni Joseph, they were not pleased that Joseph was their father's favorite. And they were not also pleased sa talento ni Joseph in interpreting
interpreting dreams. So yung mga tao na hindi masaya sa mga magandang nangyayari sa'yo, yung bang lahat napuri ka na lahat may nasabi ng maganda, sila tahimik lang, kung may masabi man, iwa-water down ang iyong kakayanan. Eh, kaya naman mananalo eh. Yung mga kalaban, mga walang kwentang nila lang. Kaya naman pala eh. Ay, natapat lang siguro sa mga ni-review mo yung tinanong sa'yo, kaya natsambahan mo. Yung mga sasabihin sa'yo na yung suot mo hindi bagay sa'yo, bagamat alam mong bagay sa'yo at marami nang pumuri sa'yo, pero siya, nega pa rin tungkol dito. Sila, yung pupwedeng naiinggit sa'yo. Ikalawa, ito yung mga taong hindi mo malaman kung bakit parang kumukulo agad ang dugo sa'yo. Yung mga kahit kausap ka lang, ang ganda-ganda ng pakikipag-uusap mo, nakataas agad ang tono. May nakikita at may nasasabi agad na hindi maganda sa mga pinapakita o sinasabi mo, pagamat wala ka namang nakikitang mali sa mga ito. Genesis 37 verse 4, the brothers of Joseph could not speak well about him, could not speak kind words to him. So po pwedeng may mga taong ganito. Ikatlo, katulad ng ibang mga naiinggit, yung mga taong sisiraan tayo kahit sa mga taong mahalaga sa atin. Sinisiraan ng mga kapatid ni Jose, si Jose sa kanilang ama. Sinasabi lang, mayabang po yung anak niyong yan. To that effect. At yung sinabi nila, napatay na si Jose. Kayong buhay na buhay pa. Ito yung mga taong talagang sasabihin kahit ang hindi mo ma-imagine na bagay sa likod mo para siraan ka kahit sa mga tao na hindi rin iba sa'yo. Kaya mga ito'y delikado. Bakit delikado? Kasi hindi mo naman pag-iisipan ng masama eh. Kung pinag-iisipan ba ng masama ni Jose ang kanyang mga kapatid, sasama ba siya sa kanila? No. Ang sabi sa Ebanghelyo, yung may-ari ng lupa, ng ubasan, igagalang nila ang aking anak. Hindi niya pinag-iisipan ng masama kahit may mga ginawa ng masama. Yun ang nangyari. Yun ang mahirap. Kaya delikado, hindi mo pinag-iisipan ng masama, pero sila pala ay meron ng iniisip na masama laban sa'yo. Kaya delikado kasi hindi ibang tao. Yung ibang tao, gagawin pa ang lahat para maging involved sa buhay mo to destroy you. Gagather ng info tungkol sa'yo. Upang mangyari ito, kinakailangan maging close muna sa'yo. Yun yung mga ibang tao. Eh yung hindi ibang tao, kasama mo. Ang gagawin na lamang nila ay ang siraan ka. Hindi na lang magiging problema yung maging close pa sa'yo kasi magkasama na kayo. Yayakapin ka na lamang nila para maiturok sa likod mo ang kutsilyo. Kaya ano ang pinakamaganda gawin? Una, sa dalawa, kilalin. Father, kilala ko naman. Oo nga, kaya nga hindi iba sa'yo eh. Pero ang sinasabi ko ay recognize them. Ito yung taong naiinggit sa akin. Pakiramdam ko. Hindi mo naman syempre sasabihin sa kanya, iinggit ka, no? O ganun, lalong-lalo na kung hindi naman iba sa'yo. At hindi naman aamin ito. Baka sabihin, feeling ka lang sa nararamdaman mo. Hindi mo rin sasabihin sa iba, naiinggit sa akin. No! Sa sarili mo lang para makapag-ingat ka na. The first step towards victory is to know your enemy. So kilalin mo ito, mag-iingat ako, para hindi ka na mag-share sa kanya ng problema. Hindi ka na mag-share sa kanya ng iyong mga plano. Hindi ka na mag-share sa kanya ng anumang bagay na pupwede niyang ibutas sa iyo. Mas lalong-lalo na, hindi ka na mag-aaksay ng panahon ng mag-invest ng magandang relasyon sa kanya na hindi naman pala mag-flourish kasi iba ang nais niya. Amos 3 verse 3, hindi po pwedeng maglakbay ang dalawang taong hindi magkasundo. Ang sinasabi dito, dapat yung taong magfo-flourish ang relasyon with you, pareho ng pinupuntirya. At ang isa sa mga pinupuntirya ay ang kabutihan ninyo
kabutihan mo, kabutihan niya, kabutihan ng isa't isa. Paano ka makikipag-invest ng relasyon sa isang tao ang nais ay pagbagsak mo. It takes two to tango. Hindi po pwedeng ko lang yung nagmamahal at nagtitiwala. At paano kung yung minamahal mo at pinagtitiwalaan mo ay hindi naman pala katiwa-tiwala. Ikalawa, briefly na lang, medyo iwasan mo. Hindi mo naman lalayuan eh. Iwasan mo lang. Spend less time with this person. Ang sabi ng Panginoon, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi naman niya sinabing stay with those who persecute you. Again, kung hindi ito iba sa'yo, hindi ko sinasabing hiwalay. No. Spend less time. Kasi you also have that duty to guard your happiness, to guard your peace, to guard your dreams. Pupwedeng kausapin mo, pero kung hindi naman dinaamin at makakasira lang ng mga gandang relasyon ninyo, wag na. Basta mag-iingat ka. Ephesians 6, 13 at 14. Let me end with this. Ang sabi kasi dito ay, put on the armor of God. Tapos sa verse 14 ang sasabihin doon, clothe yourself with the breastplate of righteousness. Alam natin ang purpose ng breastplate at ng armor. It guards us. I mean sabihin, it protects us para yung mga vital organs natin, yung heart natin, yung lungs natin, yung mga mahalagang parte sa katawan natin ay hindi mapuntirya. Kasi pag napuntirya yan, tegi na, patay na. So po pwede tayong mapuntirya sa ibang bahagi ng ating katawan, masasaktan tayo, hindahin natin yan. Pero makalalaban at makalalaban pa rin naman. Kasi buo pa yung mga vital organs ng ating katawan. Ang sinasabi dito, in effect, ni St. Paul ay, kung magkakaroon talaga tayo ng isang malalim na relasyon sa Panginoon at kung mananatili tayo sa mabuti sa kabila ng mga pangit na ginagawa sa atin at sa mga pangit na nangyayari, anuman ang sabihin sa atin o gawin sa ating masama na mga taong naiinggit sa atin, kahit na mga taong ito hindi iba sa atin, yes, masasaktan tayo kasi nga hindi naman iba sa atin, sinasaktan tayo. Masasaktan tayo, pero hindi tayo mapupuruhan. It will not render us helpless or powerless. Eh, kaya nga eh, masaktan man, ipapagpag lang yung sama ng loob na yan, at malalampasan kahit walang ginagawang kasamaan. Conquering evil with goodness ang tawag natin dyan. At maganda yung katangiang yan laban sa mga tao na inggit, lalong-lalo na kung hindi naman ito iba sa atin. At sinasabi sa atin ng ating first reading, kung ito itutuloy po natin yung istorya po nito, na may magandang nangyayari sa mga taong ganito. Mas nakakapaghiganti siya sa mga taong naiinggit sa kanya in a very good way, in God's way. Kasi hindi tunay at hindi magandang paghihigante yung ginawang ka ng mali, gagawan mo rin ng mali. Iisipin lang ng gumawa sa'yo ng mali. Tama lang na ginawan ko siya ng mali kasi masama talaga siya kasi nga ginawan mo rin siya ng mali. Ang magandang paghihigante, yung God's way of paghihigante, yun nga po, gumawa ka pa rin, manatili ka pa rin sa mabuti. Yun bang makukonsensya siya? Bakit ka nga pa niya sinaktan? Bakit ka nga niya siniraan? Bakit ka nga kaya niya inargapiado kayong mabuting tao ka naman? Hindi ka naman kasi papapayaan ng Diyos kapag ganyan ang iyong katangian. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa, lalo pat kung ang may bias against us ay ang mga tao hindi sa atin iba kasi ito'y mahirap talaga. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, ito'y ating makakayan.